Another cooking episode po tayo today. Alam niyo, 6 months ago, nagpunta kami sa aming doktor para sa aming annual regular checkup. Sabi ba naman ng doktor sa akin obese na raw ako. Alam mo yon, pag ganon, parang in denial ka. Parang hindi mo matanggap. Parang sa sarili mo, okay ka lang. So, binaliwala ko yon. So, wala pa rin akong bawal-bawal sa pagkain. Kaya lang lately kasi, parang napansin ko nga na parang bigat nga ng katawang ko. Pag tumatayo ako, hindi ako makatayo agad. Tapos sumasakit ang tuhod ko. Kaya sabi ko, siguro nga it's time na paguhin na ang aking diet at kumain ng mga healthy na talaga. Kaya lang, my God, ang hirap gawin kasi may mga kasama ako sa bahay. So, iba-iba ang gusto namin pagkain. Gustukuhin ko man ng healthy, yung mga kasama ko, ayaw makisama. Stop! Kagaya noon, ayun, kakain na naman. Pero kahit papano, pinipilit ko po talaga na kumain ng mga healthy. Kaya ngayon po ay samahan niyo ako para gumawa ng isang healthy side dish. Gagawa po tayo ng radish salad or radish side dish. So, ito na po yung mga ingredients natin para sa ating radish salad. Kakailanganin po natin ng medium-sized radish, medium-sized red onion, a large tomato, and green onions. And then, kakailanganin po natin ng salt. Para mamaya po, pag na-slice na natin yung radish, ibababad po natin siya sa salt para lumabas po yung kanyang natural water. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung paano ang gagawin. So ngayon po, halina na kayo at gawin na natin ang ating radish salad. Slice na natin ang radish. Ibababad na natin po siya sa asin para lumabas na yung kanyang natural water. Para po hindi maging matubig yung ating salad mamaya. Haluin lang po natin ng mabuti para maging even yung pagkababad niya sa asin. Tapos habang binababad po natin to, pwede na natin pong i-prepare yung ating ibang ingredients. Ayan, ibababad lang po natin to ng mga 15 to 20 minutes. Thank you.
So ito na po yung ating binabad na radish, binabad sa asin. Ayan, lumabas na po yung tubig niya. Kaya ang gagawin po natin dito, i-drain po natin, then huhugasan po natin yung radish para mawala po yung alat niya. And then i-drain po uli natin siya, then hayaan lang natin siya mag-drain ng mga 15 to 20 minutes again para dry siya. So ayan, nahugasin na po natin ang ating radish at na-drain na po natin siya ng husto. Ngayon po, pagsasama-samahin na po natin lahat ng ingredients sa isang malaking bowl.